dito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Alo, 6:25. Meron pong text ito, si Dr. Jen Padilla kayong umangan. Sabi niya, nananakot ang piston na malawak ang welga na naman. O kapag hindi tinaas ang pamasahe, oy piston, hindi niyo na kami matatakot. Matagal na kaming takot. Naman! Ay, ito pa mga text ito, hindi solusyon ang sabi ni Mr. Garita. Hindi solusyon ang pangtawid pasada program. Isa sa solusyon ay pahinto ng tuluyan ang kolorum na umaagaw sa amin ng pasahero sa kalsada mismo. Ay, naku naman na. Ito, mga kapuso, may nag-text dito, 5364. Ang huling apat na numero ng kanyang cellphone. Parating pinangangalanda ka ng gobyerno, gumaganda naman takbo ng ekonomiya. Sa totoo lang po, gumaganda naman talaga sa gumaganda. Kaya lang, ang text itong 5364, ang huling apat na numero ng kanyang cellphone. At sinasabi niya, lumago daw ang ekonomiya natin noong 2011. Mukhang hindi ramdam ito ng ordinaryong Pilipino, tanging ang mga Aquino, Cojuangco, Ayala, Lopez, Henry C. At ang nakaramdam, sabi niya. Sabi naman ni Mang Ipirito sa kanyang text, sa wakas, matatahimik na rin si Iggy Arroyo. Ngayon pong libing eh, antabayanan niyo po ang coverage ng Super Radio DC Double B. Matatahimik na rin si Iggy Arroyo. Saan ka nakakita na patay na napaka, ano, nakapamasyal pa, nagpunta pa ng London para mamata? Hindi. May nagpagamot. Ano, 6:26? Ah, ano itong ibabalitan ni Nimparabilo? Pati yung tinatawag na foreign aid, yung mga tulong galing sa ibang bansa para sa mga nabiktima ng umungpan, bagyong Sendong, doon sa may Cagayan de Oro at Tiligan particular? Pati ba yun inayari? May gusto raw pa-audit ng Senado, mga... Mariosep na mga Pilipino at mga... Pilipinas at mga Pilipino? Ano nangyari? Nipa, ano nangyari? Mike, ipinau-audit ng Senate Committee on Foreign Relations ang mga tulong pinansyal buhat sa ibayong dagat para sa mga biktima ng bagyong Sendong sa mga Visayas at sa Mindanao. Ayon kay Senator Lori Ligarda, chairman ng komite, milyon-milyong dolyar ang foreign loans at foreign donations na dumating. Subalit kapuna-puna na nasa evacuation centers pa rin at umaasa sa relief goods ng mga nasa lanta. Oo, ay nung Disyembre yung bagyo, pero hanggang ngayon, ilang buwan na, ay nasa mga evacuation centers at naghihintay ng ambon na relief goods yung mga nasa lanta. Tinukoy ng senadora na nung December 30, inaanunsyo ng World Bank ang pagpapalabas ng $500 million na pautang para sa recovery and reconstruction ng Cagayan de Oro, Iligan City at mga sinalanta ng Sendong sa 13 lalawigan sa Region 7, 9, 10, 11 at Caraga. Ina-report naman ng Department of Foreign Affairs nitong nagdaang Enero na umabot sa $25 million ang cash donations na iba't ibang bansa at mga foreign organization bukod pa sa $7.4 million na nalikom ng United Nations. Kagmin ito inihay ng Senadora ni Ligarda yung Senate Resolution No. 740 kung saan pinaiimbestigahan ang dumating na mga foreign loan. Ipatatawag ang DFA, ang Department of Finance at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dito ng Senadora kailangang determinahin ang kabuang halaga ng mga dumating na tulong pinansyal buhat sa international community. Ito'y upang matunton kung saan napunta ang mga nauna ng dumating na salapi sapagkat marami umano yung hindi pa natutulungan at para maisailalim din sa striktong pagmamonitor at accounting ang mga dumarating pang foreign aid para masiguro na magagamit ito sa pagbangon ng maisang milyong pamilyang nasa lanta at hindi mabubulsa ang pera. Ayon pa puso, yung Parabelo ng Jenny Super Radio.